yung pag-trim ng ano, balahibo sa paa. Ayan, ito, itong side, kita ba? Ito, itong pinaka-post niya dapat hindi sumaside or lumalampas yung balahibo dyan. Para hindi sila madulas kapag lalakad sila. So, gawin mo lang ito, straight shear. Tapos kung sa may gilid ng paa, gugupitin nyo lang ganun lang. May side nung post, bawat post. Bawat tunin na yan. Ganun lang. Gilid, sobra makikita nyo. Dito yun, sa sobra lang, gugupitin nyo. Hindi nyo kailangan kalbuhin yung pinakailalim. Kasi, para hindi naglalakad sila din, protection din yan, tsaka para hindi daling makapasok yung garapata kung meron man pag sinasyan yung garapata. Yan lang, walang paghiga ng aso. Ang tawag ko dyan ay skip technique. Tinuro po sa akin ng breeder ko yan from Thailand. Ngayon lang. Makadali, hindi mahirap gawin. Practice lang po yan para maging ganito kabihib yung aso nyo. Tama. Gitna. Ang gitna to. Grinder yung poko. Ginagawa namin, binabasa namin ng tubig yung poko para hindi masyado mangilo. Basta lambot yung poko. Hindi masyado tatalsik yung nail dam. Yung gamit namin, Dremel. Dremel 3000. Hindi dikit-dikit lang dun sa poko. Ayan, pag-grinder. Ito kasi po medyo putpud na itong kuko niya, kaya may clear na lang. Putpud na pwede nyo bilugin para mawala yung talas ng kuko. Importante po yan na palagi putpud yung kuko o maikli dahil para hindi po magkaroon ng problema yung paa ng aso. Dapat ang chow-chow yung paa niya, sarado. Close yung po niya, parang pusa. Tapos yung pag na-maintain nyo po yan, iwas po sa ano yan, sa mga health issues sa paa, like arthritis. Una magkakaroon ng arthritis po yan sa dito sa po. Tapos pag lumipat po yan dito sa pastern, pag nasira talaga yan, pastern lilipat, umabay ang po. Tapos next time, maapektuhan yung elbow nyo. After nun, ilay na yung aso nyo. Ano? Ito pong pag-grind ng kuko, pinaka ano po ito, humane. Dahil po sa ilalim ka nang gagaling, inuputpot po yung kuko. Ayan, nakita nyo umatas yung paa niya kasi malapit na sa ano, sa dulo, sa gut. Kasi kung duduguman yan, ano lang yan, parang tusok na ng karayong yung dugo. Unlike kapag gumamit kayo ng ano, nail clipper. Nagkamali kayo, dugo kasi naputo nyo yung laman. Magkapobe yung aso, magkakapobe ang aso. Yan po, yan ang pink tayo na po. Parang dudugo na o. Tama na po, limit na yan. Ngayon lang po. Yan, dikit-dikit lang. Hindi ko siya
talaga pinipirm eh, dikit-dikit ganun po ang style. Yan po mag-grind ng meal. Pag tama po ito, nagawa nyo ng tama, sa puppy po twice a week, sa adult po once a week. Yan po yung after grinder. Yan po, kung masugatan nyo, kanya lang yung sugat. Hindi siya yung sobrang dugo. So, ito pong whisker, yan, dapat tinatanggal yan. Mas malinis tingnan. Wala sa nangyayon yung aso nyo, either isara nyo yung bibig, kanya hawakan yung sarado, tapos yung mata. Tapos itong maliit lang, itong dulo lang gagaling nyo, gugupitin nyo yung isa. Hindi po kasi namin sanay na to. Ingatan nyo po kasi lumalabas yung dila. Baka magupit nyo accidentally. Kasi may ibabaw ng mata meron yan. Gupitin nyo rin. Minsan meron yan sa gilid. Gupit ko na ba yung dila? Okay. Ayan o. Manis na. Meron ba yan? Kunting hindi sa ilalim. Hindi, pasok yung daliri sa ilalim kung ano niya. Ayan. Ay, lumabas. Ayan, ganyan. Lahat po yan, practice lang. Kaya nyo gawin yan. Ayan po, pag walang whisker, malinis na yung face.